Alright. Pero bago yan, intro muna tayo. Alright, mga ka-electric, bago natin umpisahan, siguraduhin yung naka-subscribe kayo at siguraduhin i-hit nyo yung notification bell button para updated kayo sa ating susunod na i-upload. Ang gagawin natin ngayon, mga ka-electric, ay mag actual installation ng single switch series connection, tatlong lamps yung ano natin, isi-series. Simpleng-simple lang to, mga ka-electric. Umpisahan na natin. Kung mapapansin nyo yung ano, naka ano na yan, naka setup na yan, may nakaabang na wire. Yung ang kulang na lang yan ay pagdugdugtungin kung paano, kung saan i-coconnect yung bawat wire na yan para gumana yung ano, yung series connection. Single switch, tapos tatlong lamps yung kukontrolin ng single switch. Yan. Unang idudugtong natin, mga ka-electric, ay yung line 1. Yung galing sa breaker, papunta agad sa switch. Itong black. Yung black nitong, mga ka-electric, galing sa breaker, dudugtong agad natin dito sa switch. Yan yung pinaka una talagang gawin pag nagdudugtong papunta sa ano, kung mag-install ka ng switch, hanapin mo agad yung line 1, tapos i-directa mo agad sa isang wire sa switch. Yan, dugtong natin to. Yan lang, mga ka-electric. Yan. Simpleng-simple lang to, mga ka-electric. Yan, nadugtong na natin. Ito na lang red, yung galing sa switch. Idudugtong din natin agad to sa ano, sa unang ilaw, mga ka-electric. Yan. Yung red, tapos diretso rin sa yung red wire din yung idudugtungan natin doon sa unang lamps, unang ilaw. Yan. Siguraduhin nyo yung pag ano nyo, pag twist nyo ng wire, pag dugtong yung wire na mahigpit para hindi siya maglulus. Ganyan. Tapos, nadugtong na natin yung ano lang. Idiretso na agad natin tong isang wire na hindi pa nadugtong galing sa ilaw. Diretso na natin to sa line 2, mga ka-electric, galing sa breaker, isang wire. Line 2 na agad to. Pag nadugtong mo na to, pwede mo nang ano yan, itesting sana. Pwede mo nang itesting. Single switch yan. Kung hindi pa natin idudugtong tong ano, pangalawa tsaka pangatlo. Ganyan lang, mga ka-electric. Simpleng-simple. Ang problema na lang natin ngayon ay yung ano, yung dalawang ilaw, paano i-series yan. Yan. May nakahanda na tayong abang, mga ka-electric. Yan, to, abang na to, dalawa. Red tsaka black tsaka red din. Ang unahin natin ay yung ano, dudugtong natin tong yung red wire na lang gamitin natin, yung red wire. Dudugtong natin to sa ano, sa dudugtong natin to sa ano, ang tawag dito, galing sa switch, yung red.
Ayan natin to. Ayan, ganyan lang. Diretso agad sa switch mga ka-electric. Para makontrol natin tong dalawang ano na to, para makontrol natin yung dalawang ilaw. Dadaan yan sa yung tig-isang wire dyan, dadaan sa switch. Bale yung sa line 1, isa lang yung dudugtong dyan. Yung isang galing sa breaker, tapos diretso agad sa switch. Tapos yung isang wire galing sa switch, dudugtong mo yan sa unang ilaw, pangalawang ilaw, tsaka tatlong ilaw. Yan, tapos itong black na to, dudugtong na natin to agad so, to sa ano, sa line 2 mga ka-electric, line 2 sa neutral. Yan. Para may kompleto yung supply niya. Yan, di ba? Simpleng-simple lang mga ka-electric. Ganyan na ganyan lang yung pag-ano, pag-series. Ganyan-ganyan lang yung pag-ano, pag-series ano. Gamit ang single switch tapos tatlong lamps or ilaw. Minsan sa mga establishment, hindi lang tatlong ilaw yung kailangan mong i-ano, i-series mga ka-electric. Minsan aabot ng ano yan. Aabot ng 10, 5. Lalo na sa mga ano, sa mga convenience store. Mga maliliit na ilaw doon. Minsan aabot pa ng 20, 10, 20 pataas. Basta alam mo lang yung ano, alam mo lang yung load ng breaker mo, kung ilang amperes. Hanggang ilan yung limit. Kung gusto niyo malaman yung ano, kung paano kwintahin yung ano, kung ilan lang yung kaya ng halimbawa 15 amperes, kung ilang ilaw yung kaya niyan, kung gusto niyo malaman, comment niyo lang sa baba mga ka-electric. 20 amperes, 30 amperes. Ito mga ka-electric, yung dinugtong natin, yung red wire. Yung dinugtong natin doon sa switch, yung isa. Dudugtong natin doon, tig-isa sa pangalawang ilaw. Idudugtong natin tong red wire din sa pangalawang ilaw. Isa, yung isang wire dyan. Tapos sa pangatlong ilaw, dinugtong din natin, yung isa. Bali yung natitira na lang, yung black wire na tig-isa galing sa pangalawang ilaw tsaka pangatlong ilaw. Dudugtong din natin yan sa ano, kung saan natin dinugtong yung line 2 kanina. Itong natirang black wire din na inabang natin. Yan. Ganyan lang, simpleng-simple lang. Yung videographer ko, masyado pang ano, masyado pang malikot yung ano ko, taga video ko. Hindi pa masyadong focus. Yan. Pero mapapansin nyo, video, maano naman, maintindihan nyo naman kung masusundan nyo. Ganyan lang, explain ko na lang ulit mga ka-electric, para siguradong matutunan nyo. Yan, dinugtong na natin yung ano, tig-isang wire na natira galing sa mga ilaw. Papuntang line 2. Kasi nadugtong na natin yung red wire galing sa switch. Papunta sa tig-isang wire papunta sa ilaw. Ayan, di ba? Hiwalay nyo lang. Dugtong na natin ng maayos. Tapos hiwalay, double check. Ito.
Double check, double check. Yung line 1 papunta sa switch. Okay, black. Tapos yung red wire galing sa switch papunta sa tig-isang wire sa ilaw. Red yan. Unang ilaw, okay. Tapos pangalawang ilaw dito sa tawid. Diretso na sa pangalawang ilaw. Yung red wire din. Tapos pangatlo, ganun din sa red wire. Tapos yung natitirang wire galing sa ilaw, yung black, kulay black, dinugtong natin sa pangalawang ilaw. Tapos diretso ilaw, tapos diretso sa line to, kung saan nakakonect yung line to. Ah, di ba? Simpleng-simple lang, ganyan na ganyan lang yung pag-series, pag-series connection, pag-series sa ano, mga ilaw gamit ang single switch. Diba? Na-connect na natin ng maayos. Pangalawang ilaw tsaka pangatlong ilaw galing sa line 2. Alright. Perfect na perfect yung ano, perfect yung wiring. Na-double check na. Thumbs up. Iwalay lang natin mabuti kasi hindi natin ilalagyan ng electrical tape para hindi mag short circuit, hindi magdikit. Ang kulang na lang nito mga ka-electric, i-testing na lang natin. Lagyan muna natin ng kunin ko muna itong isang ilaw para ikabit sa ano, para kumpleto na yung ilaw dyan. Dapat pag sinindi yung switch na to, dapat sabay iilaw yung tatlo na yan. Pag umilaw yung tot yan, ibig sabihin, perfect yung ano natin, pag wiring. Walang problema. Kung mali, alam na, magtrip na yung breaker niyan. Testing natin. Ayun! Palakpakan! Right? Simpleng-simple lang mga ka-electric. May natutunan na naman kayo sa araw na to. Ganyan lang. Ulit-ulitin nyo lang yung panonood. Siguraduhin yung nakasubscribe kayo at nakahit yung notification bell button para updated kayo sa mga susunod ko na i-upload. Maraming salamat!